Yan. Yan ang iniinom ko. Kape. Kape, kape, kape. Kape na naman ako. Gumigising ako mga 7:30. Kasi late naman natutulog. Kape muna ako. Pasensya na sa sahang kasi habang nagkakape, naglalaba. Na-espiral ako dito. Itong kape na to, nabili ko sa isa sa tindahan dito ng 5 dollars. Sale siya. Kasi malapit nang ma-expire. I think. Kakatapusan na lang. Pero kung bibili mo siya ng regular price, parang 5 pieces for 12 dollars. Mahal din. Kasi yung tapang siya, mapait. Kaya nilalagyan ko ng konting asukal. Latte. Ito na yung biscuit. Naging favorite ko na siya. Masarap siya. Malasa. Para siyang skyflakes. Pero mas masarap sa skyflakes sa Pinas. Usually ito yung umaga talagang kape at biscuit lang din. Sa umaga kasi dito, parang hindi sila nagbe-breakfast. Diretso na trabaho. Siguro din na sila nagbe-breakfast. Kung tayo, mga Pilipino, kalimitan sa atin, mahalaga sa atin breakfast. Tulog pa yung alaga ko. Mamaya magigising na yun. Ilang araw na lang lilipat na ako sa bagong employer. Mamimiss ko talaga yung alaga ko. 2 years ko siyang inalagaan. Nakakamiss din. Para ko na siyang anak. Gusto ko sana munang umuwi. Kasi dahil sa virus, parang mas mahirap umuwi. Kasi mahirap bumalik. Uuwi naman ako, tapos hindi na ako babalik. Nagtuto Hong Kong. Hindi ko, wala akong siguraduhan kung makakahanap ako ng trabaho sa Pinas. Although kaya naman, kaso i-ano ko na rin muna yung grab ko muna yung opportunity na nandito pa ako tapos pandemic para makatulong ako sa pamilya ko. Sacrifice muna. Sana maging okay na yung lahat. Kasi may help din malayo sa pamilya. Tapos alam mo yung pakiramdam na mag-aalaga ka ng ibang tao. Yung pamilya mo hindi maalagaan sa Pinas. All the choice ko yun kasi pumunta ako dito para magtrabaho at kumita. Pero pag nandito ka na pala, iba talaga yung pakiramdam na malayo ka sa pamilya mo. Makikita mo yung inaalagaan mo. Pag nagkakasakit, nandyan ka. Iniisip ko, yung anak ko kaya pag nagkakasakit yung anak ko, diba? Hinahanap ka.
Kasi ako pag nagkakasakit yung alaga ko, para akong nanay, hindi talaga ako makatulog. Mahit maya. Pero sawa ng Diyos. Sawa naman ng Diyos, hindi siya sakit eh. Kaso lang, lagi silang tulog ng late.